Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy na bumubuhos ang kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. At naniniwala tayo na hindi tayo pinagkukulang ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. At bagamat wala tayong mga trabaho, hanap buhay, or mga negosyo ay napatigil. At maging ako ay wala rin na allowance, kinikita, pero naandoon pa rin ang biyay at pagpapala ng ating Panginoon. At lagi siyang nariyan upang tayo ay gabayan, ingatan, at ipaalam ang mga dapat nating gawin. At patuloy tayong pinagpapala din ng ating Panginoon sa kanyang mga salita na ating pinag-aaralan sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Umaga at gabi ay lagi tayong nag-aaral, devotion, sapagkat naniniwala tayo na dito tayo humuhugot ng lakas sa mga nararanasan natin sa ating buhay. So marami ng trahedya sa buhay natin na nalampasan natin, na pagtagumpayan natin, sapagkat alam natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat siya sa atin. Magtatagumpayan natin ang lahat ng laban na ito habang tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. So magtutuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. At sa umaga, ang ating pinag-aaralan ay sa aklat ng Lucas. Kaya babasahin ko po yung ating tema, ang ating teksto ngayon sa Lucas 17, 26-30. Ready na po ba kayo? Okay. So, pakinggan po natin to. Maganda po ito. So, verse 20. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Okay, lockdownan po natin. No? Punta tayo sa verse 26. Sabi dito sa 26, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahon ni Noe. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha na matay silang lahat. Gayun din ang nangyari ng panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Purihin ang Panginoon sa pag-abasa ng kanyang banal na salita. Okay, so may nagtanong sa napareseyo sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, kailan po muli magsisimula ang paghahari ng Diyos? Kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? So hindi nila alam na ito ay dumating na. Sabi ng Panginoon, dumating na ito. So parang hindi nila namamalayan. Ang paghahari ng Diyos ay hindi katulad ng paghahari na inaasahan kasi nila. Ang inaasahan nila na paghahari ay yung tinatawag na earthly kingdom. Yung paghahari na katulad ng sa isang bansa. So mayroong geographical boundaries na ito, itong sakop mo o ikaw maghahari dito. So nung panahon nila ay nasasakop sila ng Roman Empire, ano? Kaya sila talaga, ang iniisip nila ay makalaya sila doon sa pamumuno ng Romano, and then magkaroon sila talaga ng isang bansa or isang bayan na kung saan ay mayroong hari, mayroong mamumuno sa kanila. Okay. Ang paghahari na ito naman na sinasabi ng Panginoon ay yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga tao sa pamagitan ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. So ang inaasahan ng mga Pariseo ay yung pagtatayo ng samahan o partido politikal sa kapanahon na natin ngayon, partido politikal, di ba? Upang maitayo ang isang kaharian dito sa lupa. Okay, so parang nga makawala na sila doon sa Roman Empire. Pero ang sinasabi ng Panginoong Yesus na paghahari ng Diyos ay magmumula dito sa puso ng tao
upang sa puso ng tao, kapag naghaharian ng pag pinaghaharian ka ng Diyos, ikaw ay ang buhay mo ay paghaharian ng Diyos, siya ang masusunod sa buhay mo. Okay. Marami nang magsasabi na siya ay Mesiya. Sabi ng dito na sinabi ng Panginoong Jesus dito. At mayroon din namang nagsasabing dumating na ang Panginoon. O ganitong year ay darating siya. Yung tinatawag na second coming. Okay, minabalitaan na ba kayo na may nagsasabi dumating na ang Panginoon? Merong nagsasabi na siya yung Mesiya, no? Merong isang sabi niya, lingkod ng Diyos, na sinasabing siya na yung Jesus na dumating dito sa lupa. At merong mga nagpa-prophecy na ganitong taon ay simula na ng pagdating ng Panginoon. So sabi na pa, huwag kayong maniniwala doon sapagkat wala pong nakakaalam ng kung kailan darating ang anak ng tao, sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya hindi po tayo dapat na naniniwala doon sa mga taong nagsasabing alam nila kung kailan darating ang Panginoon. Ang totoo, wala pong nakakaalam. Okay. Nakakalungkot lang isipin na yung mga nagsasabi na sila na yung Mesiya, sila na yung dumating na anak ng Diyos, ay nakakalungkot. Ang daming humahanga, ang daming sumusunod, ang daming naniniwala. Samantalang sinabi na nga ng Panginoong Jesus na wala ngang nakakaalam. Ang mga taong ito ay wala silang karapatan na sabihin nila na sila yung bumabang Kristo, dahil ang pagdating ng Panginoon ay makikita ng lahat doon sa alapaap. O makikita ng lahat yun. Kaya kung siya man yun, hindi naman nakita ng lahat ng tao, kaya imposible na yun ang Panginoong Jesucristo na bumaba. So, then binanggit din dito sa talata na ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng panahon ni Noe at ni Lot, na ang mga tao kumakain, umiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, nagtatayo ng bahay, nang biglang bumaha noong panahon ni Noe at nangamatay na silang lahat. At nung si Lot ay umalis doon sa Sodoma at Gomora, bumaba ang naglalagablab na asupre, ang apoy, at tinupok na lahat ang mga tao na namumuhay sa immoral doon sa Sodoma at Gomora. So, ibig sabihin ay ang pagdating ng Panginoon ay yung hindi natin namamalayan. So, hindi ko naman sinasabing kasalanan o masama yung kumain, uminom, magtinda o magtanim o magpatayo ng bahay. So, hindi po yun kasalanan. Sinabi lang ng Panginoon yun na yun yung pangkaraniwang ginagawa ng mga tao na hindi namamalayan ang pagdating ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay ang mga tao ay magnanais lamang silang gawin ang kanilang pang-araw-araw na pamuhay. Wala silang kaalam-alam or wala silang kahandaan sa pagdating ng Panginoon. Yun ang nakakalungkot. Dahil ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi po yan ia-announce. Nasasabihin, magsihapaghanda na kayong lahat, darating na bukas ang Panginoon. Ay di yung tao, magsisisi na ng mga kasalanan nila. Pero hindi ganoon eh. Walang announcement ng kanyang pagdating. Kaya ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon, dapat araw-araw yan. So, inihahanda natin yung ating moral and spiritual condition. Dahil kung hindi tayo nakahanda, may iiwan tayo at makakaranas tayo ng matinding kahirapan sa panahon ng Great Tribulation. Kaya, dapat talaga ay nakahanda tayo upang makasama tayo sa pagdagit o sa rapture. Sapagkat, pagdating ng Panginoon ay magkakaroon ng rapture rapture muna and then great tribulation and then yung paghahari ng Diyos o ng Panginoong Jesus dito sa lupa, kanyang muling pagbabalik, and then so kung babasahin natin yung mga huling talata ng chapter 17,
ito nga yung tinatawag na rapture na or pagdagit na sinasabi na mayroong gumigiling and then kukunin yung isa and yung isa may iwan. Ganoon yung mangyayari. Ibig sabihin, mayroong kukunin sa isang kasapata and then mayroong mga may iwan. At yung mga mararapture ay dadalhin doon sa kaharian ng langit at yung may iwan ay daranas ng mga paghihirap. So, sino kaya ang posibleng maiwanan at mapahamak pagdating ng Panginoon? So, tandaan po natin ang mga bagay na ito at baka maaring ito'y ginagawa natin. Okay. Sino ang posibleng maiwanan? Hindi makasama sa rapture. O, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yung tinatawag na mga materialism, yung mga materialismo, yung mga taong walang iniisip kundi magkamit ng mga ninanais ng mga material na bagay sa mundong ito, yung mga abala sa trabaho at nagkakamal na maraming salapi dahil gustong ang lahat ay mabili, ang gustong lahat ay makuha, and then hindi siya magiging masaya kapag hindi niya nabili ito, hindi niya nakuha ito. So yung mga tao materialismo na ang focus ay naandito sa mundong ito, sa mga material na bagay sa mundong ito, ay hindi po makakasama pagdating ng Panginoon. Sapagkat wala silang panahon sa mga espiritual na bagay, sapagkat ang panahon nila ay nauubos dito sa mga material na bagay sa mundong ito. Pangalawa, ay posibleng maiwanan ng mga taong makasarili o yung walang pakialam sa ibang tao. Ang tawag dito ay individualism. Yung mga individualism ay hindi po makasama sapagkat sila'y nakahiwalay sa mga tao. So, wala silang pakialam sa mga tao. Ang kanilang sarili na lamang ang iniintindi nila, ang sarili nilang pinapahalagahan nila, ang sarili nila ang gusto lamang masiyahan sa kanilang buhay. So, hindi dapat tayo ganoon. Hindi po tayo dapat na makasarili, kundi tayo ay marunong makisalamuha doon sa mga tao. Inaalam natin ang mabubuting bagay. Tayo'y tumutulong sa ating kapwa. So, tinitingnan po natin yung iba na sila po'y kailangan din natin at tayo ay kailangan din nila. Huwag tayong maging separatist. Isipin natin na walang sino man ang nag-iisa na mamumuhay sa mundong ito. Kaya ang pagiging makasarili at hindi niya hinahayaan na ang mga ideya ng iba ay makuha niya, yung pagtuturo ng iba ay makuha niya. So wala siyang pakialam doon. Hindi po yun makakasama sa pagdating ng Panginoon. Pangatlo, yung skepticism, ito yung pagsasawalang bahala o walang pakialam sa mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Ito yung mga tao na mayroong sariling katwiran sa sobrang katalinuhan. Lagi may duda about spiritual discussion. So, hindi basta-basta mapapaniwala. Ayan. Siya yung kahit ang ganda-ganda na ng paliwanag sa iyo, hindi niya pa rin tinatanggap. At ang hirap kumbinsihin na maakay mo sa Panginoon. Ang hirap kumbinsihin na dalhin mo sa gawain sa Panginoon. So, may mga tao pong ganyan. Na para sa kanila ay kanya-kanya tayo ng paniniwala. So, paniniwala niyo yan, sa inyo yan. Na bagamat ang sinasabi mo ay salita ng Diyos, mahirap siyang paniwalay sa mga bagay na iyan sapagkat ang iniisip niya lamang ay yung kanya sariling kaalaman. Meron siyang sariling katwiran. So, kapag ganito ang attitude na lagi nilang iniisip ay protektahan yung kanyang sarili pero wala namang muang sa mga spiritual na bagay sa kanilang buhay, sila po'y may iwan. So, sapagkat sila yung mga tao na kung saan ay walang pagpapahalaga sa mga spiritual na bagay,
ang mahalaga sa lakanan nila, yung karir nila, yung mga ginagawa nila, yung mundo nila, yun ang mahalaga sa kanila. So mga kapatid, ingatan po natin yung ating commitment kay God. Dapat lahat ng tao ay maniwala na tayo ay nagmula sa ating Panginoon at ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin, kaya tayo nabubuhay sa mundong ito dahil mayroong Diyos na bumubuhay sa atin. Na tayo dapat ay nasa malagong spiritual, hindi natin binabaliway yung mga spiritual being natin, yung spiritual na buhay natin, hindi natin dapat binabaliwala. Dahil ang gusto ng Panginoon, lumago ka spiritual. Sapagkat tayo ay mga spiritual being tayo, binalutan lang tayo ng ating physical na katawan para tayo ay magkakitaan. Iba po yung physical, iba yung spiritual, iba yung ating kaluluwa. No? Kaya dapat alam natin ang mga bagay na ito. Huwag tayong laging kung anong gusto lang natin gawin, gano'n na lang tayo habang buhay. Aba, matuto naman tayong tumuklas ng mga spiritual na bagay naman. Sapagkat kulang ang buhay natin kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya ingatan po natin yung commitment natin kay God. Meron tayong commitment kay God. Dapat buong puso tayong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yung buong kalakasan natin ay ibinibigay natin sa ating Panginoon doon sa makabuluhang bagay. Doon sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. At higit sa lahat, yung pagmamahal natin sa Kanya ay maingatan natin na hindi mawala ang pagmamahal natin sa Diyos na katulad ng iniutos niya na mahalin mo, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Naway, sa ating pagmamahal sa Diyos ay maipakita natin ang pagsunod sa Kanya. Ganitong kaparaanan ay nagiging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po ba? Handa na po ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Nakahanda bang espiritu natin? May panahon ba tayo sa mga spiritual na bagay? Baka puro TikTok na lang yung ginagawa nyo, puro ML na lang ginagawa nyo sa buhay, puro laro, puro e-games, ha? Puro mga katuwaan. Wala nang panahon sa spiritual na bagay. Tapos gusto mo makarating sa langit, wala ka namang ginagawa para sa spiritual mo kalagoan. Ha? Maging handa po tayong lahat. Amen po ba? Gagawin naman natin to para sa Panginoon at ginagawa natin to dahil nais nating ipakita sa Panginoon na mahalaga siya sa buhay natin. Tayo po yung manalangin, Panginoon, dinadalain ko o Diyos sa mga taong nagnanais na makasama ka. Nagnanais na maging bahagi ng iyong kaya. Lord, dalain ko na ang mga taong nagnanais na maging handa sa iyong pagdating ay hayaan mo magbigay ng kanilang buong buhay sa iyo pagsiya ng mga kasalanan at hayaan mo po, Panginoon, na ikaw lamang ang kilalanin nilang Diyos sa kanilang buhay sapagkat ang Panginoon Jesucristo lamang ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ang Panginoong Isus lamang ang namatay para sa amin at muling nabuhay para sa amin. Ang Panginoong Isokristo lamang, ang kanyang pangalan lamang ay nilagay sa silong ng langit upang maligtas ang lahat ng mga nananampalataya sa kanya. Salamat po, Panginoon, dahil sa pagitan ng mga aral ito, ipatuloy ka namin nakikilala ng lubusan at nalalaman namin ang mga dapat namin gawin sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang aming pamilya, maghari ka sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bayan, at dalain po namin na patuloy mong pangunahan at i-control ang aming bansang Pilipinas mula sa aming presidente hanggang sa mga frontliners. Dalain ko ng pag-iingat ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa lahat ng mga taong tumutulong upang basog po ang COVID-19 nito. Naniniwala po kami ay magkakaroon na ng pagtuklas sa mga gamot upang sa gayon ay mawala na ang lahat ng ito. Kagalingan, karamdaman, sa lahat ng may karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Jesus ay tanggapin ng bawat sa ang kagalingan at kalakasan. Naniniwala po kami na yung banal na dugo ay makapangyarihan pa rin hanggang ngayon at itong dugo nito ay hayaan mong bumalot sa mga taong
nakakaranas ng mga karamdaman, kahirapan sa kanilang buhay. Naniniwala po kami, dadalo yung masaganang pagpapala habang kami sumusunod sa iyong kalooban, nagmamahal ng buong puso at pag-iisip, sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming sasambahin simula ngayon at kailanman. Salamat po Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Salamat sa bawat isa, naniniwala ko na pinagpala kayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, maging handa ha. Huwag po natin baliwalayin ang mga aral nito sapagkat mahalaga po ito. Pagpapalain ng bawat isa, maliligtas ang bawat isa dahil tayo ay natutong magmahal at sumunod sa kalooban ng Diyos. God bless you all, mga kapatid. Sa muli po nating pag-aaral uli, tuloy-tuloy po ito. Miss na miss ko na po kayo. Naway matapos nito para magkasama-sama po tayo muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory.